Mahigit 30 residente ang nalason matapos sumunong kumain ng tahong at talaba sa Daram Samar. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Una! Mula sa bangkang ito, tulong-tulong na binuhat kahapon ang ilang residente ng Barangay Parasan sa Daram Samar. Kabilang ang isang nanlalambot na babae. Sunod namang kinarga ang isang binatilyo. Inilipat sila sa ambulansya. Kabilang sila sa 31 residenteng nalason daw ng red tide matapos kumain ng tahong at talaba. Paralytic self-based poisoning. Ang mga symptoms niyan ay numbness. Namamanid ang, lalo na dito sa may tibig, pamamanid ng buong katawan, pagkahilo, at panghihina. Ito yung most common na symptoms ng red tide poisoning. Ayon sa mga otoridad, 20 sa mga biktima ng red tide poisoning ang isinugod sa ospital. 11 pa ang nagpapagaling sa kani-kanilang bahay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpositibo sa red tide ang mga shellfish gaya ng tahong, talaba, kabibe at alamang sa Daram Island, Zumarraga Island, Kambatutay Bay, Matarinaw Bay, Irong-Irong Bay, Makeda Bay, Kalbayog at Villarreal Bay sa Samar. May red tide din sa Biliran Island at Kariraga Bay sa Leyte. Payo ng BIFAR, iwasan munang kumain ng mga nabanggit na shellfish sa mga naturang baybayin. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.